Over in Bola, the worst hit area, 184 individuals have fallen ill after the oil spill. We're going to talk now to Bola Mayor Jennifer Cruz. Mayor, good afternoon, Po. Thank you for joining us today. She joins us via Zoom. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, Zarina. Oo. Mayor, kamusta na po kayo? Kasi ang balita dito, 184 na po ang tala ng mga nagkakasakit dahil dyan sa oil spill, Mayor. Let's start with that. As of yesterday po is 184. Right now po is 191 na. Medyo dumadami po dahil yung effect pala niya, medyo pag tumatagal ng tumatagal, dumadami ng dumadami yung nagkakasakit. Kasi pag matagal yung effect ng amoy. Mm-mm. So ano yung range ng mga sakit po nila, Mayor? Nahihilo, sumasakit ang ulo, masakit ang tiyan, masasakit ang lalamunan. So parang yun yung yung iba nilalagnat, may mga ganun, hindi makahinga. So yun yung mga nararamdaman nila. Parehas lang kami kasi nung una yun din yung nararamdaman ko. So ngayon yun yung nararamdaman ng lahat ng nararamdaman ng mga malapit sa shoreline. Mm-mm. Tapos Mayor, ano po ang kaagarang tulong na nakukuha ninyo? May kailangan pa bang bayaran itong mga affected residents po? Andyan ho ba ang DOH para siguraduhin gumaling sila sa lalong madaling panahon, Mayor? Right now po, yung 80 na under pa sila ng observation, yung the rest po okay na sila. Mm-hmm. Stable naman po, naayos naman po ng ating MHO. And so far, may mga gamot din po ang DOH na ibinigay doon sa mga nagkakasakit. And syempre, yung mga hiningi pa naman natin right now is yung paano matulungan ng mas maayos na livelihood programs yung ating Fisher Fox para hindi naman every now and then aasa kami, hingi kami ng tulong everyday kasi syempre kailangan nilang kumain. So kung anong pwede na mas pangmatagalan na livelihood programs bukod po doon sa binibigay ng dole, ng DSWD. Pag-usapan ho natin yon, Mayor, kasi marami din ho ang nag-react dito sa Cash for Work program, no? Lilinisin yung baybayin nung mga apektadong fisherfolk at mga residente. Sila mismo, no, ang maglilinis. Tapos kapalit noon bibigyan sila ng cash, no? Pero ang sabi ng iba, bakit ganun? Bakit sila pa ang maglilinis? Eh, hindi naman nila kasalanan ito. Oo. Meron ho bang abiso sa inyo na imbis na pagtrabahuhin pa sila, ibigay na lang yung cash assistance at iba na ang maglinis kasi nagkakasakit din po sila? Go ahead, Mayor. Tama po yun. Ma'am, sana naisip po nila na dapat ganun. Kami na nga yung naapektuhan, kami pa rin yung maglilinis. Babayaran kami para maglinis. Maaaring okay sa pandinig, no? Kasi trabaho para sa kanila kasi mangingisda nga sila. Pero better na ibigay na lang muna yung cash, then mag-isip kami ng other alternative na trabaho para sa kanila. Kasi parang hindi na sila magkasakit. Long term kasi yung effect daw nitong oil spill na to. Eh, kasi sobrang baho, kailan pa natin mararamdaman? After 3 months, mararamdaman pa ba ulit natin ito dahil tayo ay nakaamoy at direktang nakapunta doon sa oil spill na to. So hindi namin alam kung ano yung long term effect ng oil spill, ma'am. Mm-mm. Kaya kailangan sana, maganda po yung suggestion niya na sana at ng ibang tao na bigyan na lang ng pera, mag-isip ng bagong alternative na trabaho, then yung kung sino yung talagang kailangan na magtrabaho for that, na dapat yung may-ari, lumabas na din po yung may-ari. And sino yung may-ari ng oil? So lumabas, sila ang magtrabaho, magpatrabaho sila doon, magpadala ng tao para hindi na kami yung nagkakasakit po rito. Mm-mm. Mayor, pasensya na ha, and correct me if I'm wrong, pero parang tila bagang kayo na lamang ang nag-iisip ng paraan kung paano ito mabigyan ng solusyon. Meron din kasing obserbasyon that you are now left to fend for yourselves, no? Na wala talagang, katulad nung sinabi nyo kanina, hindi nyo alam kung gaano katagal ito, yung effect, no? Kung gaano katagal nito mararamdaman. Wala ho bang kumakausap sa inyo galing mismo sa national government para sabihin, ito ang plano, ganito yung epekto sa inyo, ito ang gagawin natin para maiwasan or maibsan man lang ang pinagdadaanan ng mga constituents niyo po, Mayor? Alam niyo po, sa totoo lang, wala pong magandang konkreto na tulad ng sinabi niyo po.
walang konkreto na eto after 10 days, after 3 months, after 6 months, tapos tayo. Wala pong ganong konkreto na malinaw talaga na sasabihin ng Coast Guard sa amin, oh, after 3 months, tapos na po tayo, alis na po tayo. Wala po kasing ganong kakonkreto na tutulong ang national government after 3 months, eto na ang gagawin. Although nandyan po yung DOLE, nandyan po ang DSWD, dire-diretso yung tulong na binigay na bigas at yung mga ano. Pero yung livelihood programs po talaga na dapat, oh, eto after 3 months, eto na yung magiging trabaho natin. Wala pa po, wala pang kumakausap natin para yung kompletong-kompleto po talaga. Mm-mm. Balik tayo dun sa cash for work, no, Mayor? Yung mga binibigay, yes, po sila sa kanila ng araw-araw, sapat na ho ba yung pangtustos? Ito ho ba ay malapit dun sa kanilang or eksakto sa kanilang kinikita araw-araw bago pa nangyari itong oil spill, Mayor? Wala pa po actually na nasasahod yung mga tao natin. So hindi pa natin alam kung kasya ba talaga or hindi. Kasi wala pa pong natatanggap. 70 persons pa lang po ang nakakatanggap nung cash for work ng DSWD. Pero meron po tayong affected families na 4,823. So ibig sabihin, yung 70 pa lang po ang nabibigyan ng cash for work program, yung gumawa ng improvised na spill boom. Yun pa lang po. Other than that po, after 15 days pa po siguro kasi dadaan sa proseso, dadaan kung sino talaga yung naapektuhan, yung listahan, dadaan po talaga sa mahabang proseso pa. Then after 15 days, saka pa lang po sila magsasalary. Pero sabi nga po ng ating gobernador, nakausap niya ang DSWD, na dapat every 5 days pasweldohin na. Pero wala pa po ngayon. Hinihintay po namin, basta kami, maghihintay po kami. Kahit ano pong tulong yan, basta meron, talagang very much appreciated po. Yung ginagawa po ng Presidente, sobrang thankful po kami kasi pinadala po ang DOH, pinadala ang DSWD, pinadala ang DOLE. Siguro po, kailangan lang na mas mabilis. Opo. Konti. Pasensya, na, pasensya na po, Mayor. Kasi dala po ito nung paunang ano pa lang ng oil spill kasi nalangap ko po kasi. Kaya medyo talagang natutuyo yung lalamunan mo. Tapos nagkalagnat po ako noon. So medyo ano po talaga siya. Masangsang kasi yung amoy. Pero okay allergy na po kayo? Okay na po kayo? Hindi pa po. Sobrang malat pa po ako. Ano bang sabi ng DOH? I'm pretty sure nagpatingin na rin po kayo, pati yung mga constituents niyong apektado. Meron po bang long-term effects na maaring maidulot nitong oil spill dun sa mga, lalo na dun sa mga unang nakalanghap, unang na-expose? Go ahead. Wala pa pong sinasabi. Pinag-aaralan po ng DOH kung gaano katagal po yung effect nito. Wala pa po. Sa akin po, wala pang... Basta yung iniinom ko po ngayon, yung anti-allergy, and pare po sa ubo. Oo. Balik lang tayo dun sa cash for work, no? So kung hindi pa sila nababayaran, saan po kumukuha ng pangtustos, no, sa pang-araw-araw na gastusin ang mga residente po dyan? Wala pa po. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha right now, pero sila po yung nagrereklamo na everyday, Mayor, meron po akong ano dito, baka pwedeng bayaran niyo muna ito yung kalahating kilong bigas namin. May nagbigay po ng 2 kilo. Pwede yung kalahati, bayaran niyo po, pamasahe lang ng anak namin papunta sa school. Mga ganun po. Mararamdaman niyo talaga yung hirap. Pero wala pa po talaga yung bigay na, eto, mabuti na lang po kahapon. May 500 po na nabigyan si Senator Bong Revilla, 2,000 pesos each para dun sa mga Fisher Fox natin. Yun, sobrang, alam nyo kung makikita nyo yung mga tao na dapat dumating yung cash for work, dumating yung artista, diba? Dumating yung senador. Sila parang, hindi ko alam kung hindi ko alam yung itsura. Mayor? Mayor, nawala lang po yung audio natin. Mayor? Okay, we're experiencing some technical difficulties. We're going to try to get her back online because the mayor there was about to tell us more about how her constituents really reacted to the help that arrived yesterday from Senator Bong Revilla. Very interesting to find out how the residents reacted. Mayor,
Pasensya na po pero naputol po yung audio po ninyo. Balikan lang po natin yung sinasabi niyo. So dumating na po yung tulong galing kay Senator Bong Revilla. Pero you were about to describe kung paano po ito itinanggap po ng inyong mga constituents. Go ahead po, Mayor. Sorry, ano, wala po. Go ahead. Actually, parang ano po sila. Yung na, hindi ko alam kung anong pakiramdam nila kasi parang iniisip ko yung mukha nila na iniisip nila baka hanggang kailan kami pagbabawalan sa dagat, kailan kami makakahanap buhay. Yun yung nakikita ko sa itsura ng mukha ng mga Fisher Fox. Hindi yung, dapat nandito sa senator, ganyan. Iba po yung itsura nila eh, kasi alam ko yung Polenyos, sobrang, pag may bisita kami, sobrang tuwan-tuwa yung mga yan. Pero nakikita ko kahapon, yung itsura nila, parang parang lutang sila, parang ganun yung itsura. Mm-mm. Parang lutang yung itsura nila. Mm-mm. Siguro iniisip na hanggang kailan kami ganito. Ayaw naman, kasi ang Polenyo po talaga, masisipag po talaga yung mga yan. Mm-mm. Nag-iisip siguro sila ano yung kailangan nila na pagtatrabahohan nila. Kasi siguro naiiya din sila yung ganun. Mm-mm. Pero Mayor, ilang araw na ho ba? At tila bakit wala pa rin tiyak na kasagutan dito sa mga tanong po ninyo at nung mga constituents po ninyo, Mayor? More than 2 weeks and a half na po, wala pa po talaga. So maghintay po kami. Kung ano man yan, talagang hintay po namin. Sobrang yung first wave po ng DSWD na ipamigay na po natin yun. Ngayon, after 2 weeks, kasi dapat every week ibibigay. Kaya lang baka bukas po darating yung another second wave. Pero papamigay po natin tomorrow. And today, dumating po si Senator Gatchalian, may dala po na 480 sacks ng kabanang bigas. Inutos ko po sa DSWD, ibigay na sa kapitan, sila na ang magkilo-kilo na papamigay po sa mamamayan natin sa bayan ng Pola. Kamusta po ang presyo ng bilihin dyan? Naku, tumataas na po yung presyo ng ating karne, yung manok, yung baboy, yung ating gulay, kasi dumadami po yung bumibili. So dumadami yung demand, kumukunti po yung supply kasi buong Oriental Mindoro naman hindi po pwede mangisda. So siguro that's the reason why po tumataas yung presyo. Mayor, yung isa pa po, nung mga unang araw pa lang nang mangyari itong insidenteng ito, talagang you were very vocal that you were going to hold the company accountable, no? Kung kailangan yes. magsampa ng kaso, yun po ang gagawin ninyo. Ano po ang update hinggil dito? Until now po, ang decision po namin ay to file the case against doon po sa may-ari ng barko and kung sino talagang dapat managot po. Kasi hindi naman po pwedeng kami ay maghihintay lang kung ano ang magiging desisyon. Kami na po ang nagdesisyon, nagtayo po kami ng aming task force, POLA. Then sumulat po kami sa DOJ, secretary. And good thing po, nag-response naman po kaagad, nagpadala po ng NBI para at least magkaroon po ng investigation. And other than that po, abala na po sila kung ano ang desisyon ng ating DOJ secretary at ng mga nag-imbestiga po dito, ibibigay na namin po sa kanila kung ano man yan. So parang ngayon, ang development is you're not gonna have to do this alone. Kasama niyo na po ang yes. Department of Justice para magsampa yes, ng mga karampatang kaso. Yes, nakaabot na po ba sa inyo yung balita, Mayor, na medyo may inconsistencies, let's call it that, no, dun sa kung ano yung physical na anyo nitong tanker at dun naman sa nalaman ng NBI, no, na mukhang pinagtagpi-tagpi, wasn't even authorized to haul fuel. Ano po ang masasabi niyo dito? Bahala na po ang NBI, bahala na po ang DOJ. Kung ano po yung decision doon, makikinig lang po kami sa kanila. Kung paano nila iimbestigahan at pananagutin, bahala po sila. And good thing po, nandyan po sila pa rin. Imbestigan, di na nga po kami umaasa dun sa insurance o kung ano yung makukuha namin. Magkaroon na lang po ng katarungan kami rito. Pero yung pagpapadala po halimbawa ng tao mula dun sa kumpanya, natulungan man lang sana kayo na maglinis. Sana po. Meron ho bang wala ganun? Po eh. Wala ma'am. Wala po. Wala po. Okay, we're gonna have to leave it at that. Jennifer Cruz there, Mayor of Pola Town in Oriental Mindoro. Mayor, ingat po kayo. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you po.